Bakla. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan po natin ang balitaan sa aktibidad pa rin ng Bulkang Mayon. At wala pang nakikitang indikasyon ng PBOX para itaas ang alerto ng Bulkang Mayon. Sinimulan ng lokal na pamahalaan ng Albay ang pagbili ng mga ani ng mga magsasaka sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Live mula Kamaling, Albay, nagpapatrol si Jose Carretero. Jose, anong uri ng pananim na inani ng mga kababay natin dyan ang binibili ng lokal na pamahalaan? Ano yan? Gulay, palay, or what? Kabayan, karamihan sa mga binibili ng lokal na pamahalaan ng Albay sa mga inaning pananim ng mga magsasaka ay mga gulay mula yan sa loob ng danger zone ng Bulkang Mayon. Ayon sa Provincial Agriculture Office, marami pa ang mga pananim na aanihin na sa loob ng danger zone kaya inabisuhan na nila ang mga magsasaka na anihin na ang mga ito habang hindi pa sumasabog ang bulkan. Nagpapasalamat ang magsasakang si Arwin dahil pinakyaw ng Albay Provincial Agriculture Office ang mga naani niyang kalabasa. Inabot siya ng hating gabi para anihin ito sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone sa Mulatbukad Grande sa bayan ng Ginubatan, Albay. Maraming salamat po sa APAW na kami natulungan at na ibenta pa itong namin, brukto. 8 piso kada kilo ang bilihan, mas mataas sa 5 piso kada kilo sa mga traders. Ngayon, inaalaw pa na mag-harvest sila ng mga pending harvest. Pero sa mga susunod na araw, hindi na po yan. Ang intention po namin dito is to buy them at prices na talagang advantageous to the government at farm gate prices. Hindi naman po malulugi mag-ibenta nito. And at the same time, tayo naman po, hindi rin tayo masyadong mamahalan. Ang mga mabibiling produkto pandagdag sa pagkain ng mga evacuee. Habang hindi pa sumasabog ang bulkan, ang ilang magsasaka naman, naglagay muna ng abono sa kanilang pananim sa loob ng danger zone gaya ni Tatay Amado. Kwento niya, sanay na siya sa pag-alboroto ng bulkan, pero may bahagyang takot pa rin. Kaya may sarili silang warning system ng mga kapwa magsasaka. Kapag nasa taniman na, sumisigaw ng ilang beses si Tatay Amado para malaman ng ilang magsasaka na nasa sakahan siya. Nandito na kami! Maya-maya pa, may sumagot na ring ibang magsasaka. Nabaraba na kami. Pag nagputok ng mayon, sisigaw. Na ano yan, tanda na baraba na tayo kasi pumutok na yung bulkan. Sa Gabawan Evacuation Center sa Daraga Albay, hinaing ng mga residente ang kawalan ng inuming tubig at madalang na relief goods. Sa ngayon po sir, ang kakulangan dito ng evacuation, yung pagkain. Dahil isang bis pa lang nagbigay yung disabulo din ng mga repack. Ngayon po, ang kakulangan dito, tubig dahil nainumin. Hindi rin umano binibigyan ng relief goods ang mga evacuee na dati nang may bahay sa relocation site. Kaya ang ginagawa ng ilang evacuee, sila na ang nagpapakain sa mga hindi nabibigyan ng relief. Ang priority daw po kasi nila yung walang bahay po sa anislag. Kaya medyo maano po, kaya pag may mga sobra-sobra na lang po, binibigyan na lang po namin, share-share na lang. Paano kami may bahay na... Tapos sabi nila, pag may bahay, walang rasyon. May mga na-receive po kaming reports like, yun po, may lack of food po, mga ganyan. Well, nakikipag-coordinate po kami sa barangay kasi po baka may maitulong. Ayon kay Gobernador Lagman, dapat lahat ng mga nasa evacuation center mabigyan ng relief goods kahit ang mga nakituloy sa mga kaanak sa labas ng danger zone. Hindi naman po ito pabigat sa mga kukup-kup sa kanila mga kamag-anak nila dahil they are still considered as evacuees. Meaning to say, meron pa rin silang daily rationing of food. Dagdag ng gobernador, hindi magiging problema ang pagkain dahil nabigay na ang DSWD ng food packs. Tatagal ito ng 15 araw. Bakit first 15 muna? Kasi yung next 6 naman na days,
provincial government ang sasagot. Mm. So sabi nila, we want to complement each other's resources rather than overlap each other's resources. Bukas, balik na rin ang face-to-face classes sa Gabuan Elementary School. Hatiin lang ang klase para magkasya sa chapel, covered court, barangay at SK hall na pansamantalang classroom ng mga estudyante. Pag may mga ganon, yung SOP na is dapat sa other modes of learning na. So merong modular, online kung pwede. Kasi yun din yung gusto ni VP Sara, ay hindi ma-disrupt yung learning ng ating mga estudyante. Tuloy naman ang monitoring ng FEVOC sa Mayon. Wala pang indikasyon na nakikita ang ahensya para itaas ang alerto nito. Masasabi natin na although nag-aalburuto ang Mayon Volcano, stable pa yung lagay niya. Ibig sabihin, hindi naman nagbabago. Kabayan, tuloy naman ang pagdaloy ng lava o ang tinatawag na lava flow dito sa kinatatayuan ko sa Kitwinan Hill. Kitang-kita ang kabuuan ng bulkang Mayon at ang pagdaloy ng lava, kaya marami na ang mga nanunood dito. Nasa 1,000 meters na o isang kilometro na ang lava flow ayon sa FEVOC, pero malayo pa naman ito sa komunidad. Kabayan. Jokart, sa report mo kanina sa teleradyo, sabi mo ay walang mainom na tubig, inumin ang mga mamamayan dyan sa evacuation center. Meron na bang tubig na inumin dyan? Kabayan, isang evacuation center lang naman yon sa Gabawan Evacuation Center sa Daraga Albay. Yun yung mga residente sa Matnog, Daraga Albay na inilikas doon. Ayon kay Albay Governor Lagman, ay gagawa nila ng paraan ang reklamong yon ng mga residente, at may mga tumugon naman sa mga pangangailangan na yon ng mga evacuee, kabayan. At meron na bang dumarating na mga food pack? Dahil may nabanggit ka kaninang umaga din sa report mo na meron mga nakatambak na food pack na hindi pa naipamimigay. Kabayan, nakausap natin yung camp manager ng evacuation center na yon, at kanina, bago tayo umalis, ay kumuha na ng lista at ipinamigay na ang mga naka-imbak na food pack na mula yon sa DSWD. Kabayan. Maraming salamat, Jose Carretero. Sa kabila ng posibleng pagsabog ng bulkang Mayon, dinadagsa pa rin ng mga turista ang lalawigan ng Albay. Tumaas din ang bilang ng mga turista sa ilang pasyalan, pati na ang mga hotel booking. Live mula sa Daraga Albay, nagpapatrol si Irene Perol. Patuloy pa rin bang dumadami ang mga turista dyan sa naturang paligid ng Mayon, Irene? Kabayan, takot ang dala ng pagsabog ng bulkang Mayon, pero nakakamangha rin itong panoorin, lalo na sa gabi, kung kaya't dinarayo pa rin ng mga turista ang Albay sa kabila na nakaambang pagsabog ng bulkan. Isa sa mga maaaring puntahan ng mga mamamasyal ang Kitwinan Hills sa Kamalig, Albay. Bubungad ang ganda ng Mayon mula sa napakalawak na lupain. Ligtas ding bisitahin ang Kagsawa Ruins sa Daraga Albay. Kilala ang lugar na ito dahil sa natitirang bahagi ng simbahan na nasira nang sumabog ang Bulkang Mayon noong 1814. Bukod sa magandang view ng Bulkan Mayon, nagbibigay rin ito ng tulong sa ilang residente ng Albay. Ang ilan sa mga produktong binibenta ni Aling Tess ay gawa mismo sa lava rocks mula sa bunganga ng bulkan. Yan po ma'am, mga panghilod, keychain, rep magnet. Mga ganito ma'am, tapos yun. Kapag dumilim, dagsa naman ang mga turista sa Legazpi Highlands para panoorin ang crater glow. Merong pagkatakot din, pero siguro hindi pa naman. Since 6 kilometers, danger zone pa lang naman yung saan. Nakinig naman kami sa balita bago kami pumunta dito. Safe na safe po ang mga tao pumunta dito sa gayon sa Farm Lake, kasi 14 kilometers away kami from Mayon Volcano. Sa ngayon po marami po, kasi gusto talaga nilang ma-witness si Mayon po. Ngayon may nakaschedule kaming 400 plus na students tour from Manila. Ayon sa Albay Provincial Tourism Office, tumaas na ang bilang ng mga bumibisita sa Albay. On a regular day, umaabot na mga 150 to 200 tourists per day. Nung umakyat na ng alert level 3,
500 per day na po ang mga tourist na pumupunta. Dangerously beautiful ang ating Mayon. Maganda siya pero syempre dangerous din. Pero sabi nga, you can enjoy the beauty of Mayon from afar. Sa inilabas na listahan ng Department of Tourism, nakalagay kung gaano kalayo mula sa bulkan ang ilang lugar na pwedeng pasyalan ng mga turista. Paalala lamang ng DOT, kailangan sumunod ng mga turista sa mga protocol na ipinatutupad ng mga lokal at national agencies. Kabayan? Maraming salamat, Irene Perol. At umaaray na po ang mga negosyante sa Tagaytay City dahil marami umanong turista at events ang hindi natutuloy o kanselado bunga po ng aktibidad sa Bulkang Taal. Nananatili naman bukas ang turismo sa Batangas. Nagpapatrol, Dennis Datu. Malamig ang panahon at maaliwalas ang kapaligiran sa Tagaytay City. Pero kakaunti ang mga turista. Ayon sa Tagaytay City Tourism Council, naapektuhan ang kanilang turismo matapos kumalat ang mga umunoy maling impormasyon sa social media na apektado ang lungsod ng volcanic smog mula sa Bulkang Taal. Meron po mga restaurants na may confirmed bookings na pero nag-cancel na po. May mga events po, mga cancel din po yung events. Tsaka po mga hotel accommodations. Gusto po namin iparating sa tao na safe po talaga ngayon magpunta sa Tagaytay. Maging ang mga events gaya ng mga kasal, may mga kinansila rin. Nangangamba ang Tagaytay Wedding Vendors Association na baka mas piliin na lamang ng ilan na sa ibang lugar idaos ang kanilang kasal dahil sa mga kumalat na maling impormasyon. Sometimes na ipupustro po natin yung mga events but ang problema po ay yung mga guests nila mas nalilesin na po. Malaking pasakit po doon sa mga wedding suppliers. No? Tuloy din ang turismo sa Batangas. Paglilinaw ni Taal Mayor Pong Mercado, 14 na kilometro ang layo nila sa Taal Volcano Island kaya't walang dapat ikatakot. Bukod sa makikita ninyo na lumang henerasyon ng mga bahay at mga maraming museum, ay masasarap pa ang pagkain din eh. Wala ring usok yung tinatawag na smog fog. Ayon naman sa Department of Tourism Calabarzon, nananatiling pangkalahatang ligtas ang turismo sa Batangas at Tagaytay. Pero mahigpit na ipinagbabawal ang pagtungo sa Taal Volcano Island na permanent danger zone. Bawal maging ang pamamangka at iba pang tourism activities sa Taal Lake. Paglilinaw ng ahensya, nananatiling bukas ang turismo sa mga bayan sa paligid ng Bulkan Taal pero dapat maging alerto ang mga turista. May mga precautionary measures po tayo na kailangang patupad lalong-lalo na po doon sa mga malapit na destination na nasa 50 kilometers distance. Sa nakalipas na 24 na oras, tumaas na 28 ang naitalang volcanic earthquakes, kabilang dito ang 7 volcanic tremors na may habang 2 minuto sa Bulkan Taal. Mataas pa rin ang binubugang sulfur dioxide ng Bulkan Taal na umabot sa 5,024 na tunilada. Paliwanag ng FIBOX, nangangalugan ito na patuloy pa rin ang degassing activity ng Bulkan Taal pero hindi pa ito basehan para itaas ang alert level 2. Meron kang magma na nasa ilalim ng bulkan, nagdidigas pa siya. So meron siyang kinikreate ng mga pabukso-bukso na parang dumidihay. So mga short, pag medyo malaki yung volumes ng gas na nilalabas, medyo tuloy-tuloy yung pagdihay, medyo mahaba. So ang nakakapaglihado ng tremor. Itinaas naman ang Calabarzon Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang kanilang Emergency Preparedness, Response and Protocols sa Alpha Alert status dahil sa patuloy na aktibidad ng Bulkan Taal. Sa ilalim ng Alpha Alert, dapat naka-standby na ang Rapid Deployment Teams at nakahanda na rin ang mga evacuation centers at mga resources. Dennis Datu, ABS-CBN News, Batangas. Sa ibang balita naman, sa gitna ng tumataas na demand sa Pinoy healthcare workers, inilatag ng gobyerno ang isang estratehiya kung saan mag-aambag ng pondo para sa scholarship ng nursing students ang mga bansang nais kumuha sa kanila. Meron din itong kaakibat na 2-year internship para hindi maapektuhan ang hospital staffing sa Pilipinas. Nagpapatrol, Zen Hernandez. Siyam na taunang pabalik-balik sa Qatar ang nurse na si Janice at kamakailan lang nag-file siya ng application
para naman sa trabaho sa Canada. Gusto ko Canada para at least madadala mo yung pamilya mo. Usually, yung mga benefits nila parang naibibigay ng government nila. Patuloy na tumataas ang international demand para sa Pinoy nurses. Pero kasabay nito, sinabi rin ng Department of Health noong Marso ang sariling pangangailangan ng Pilipinas para sa mahigit 300,000 nurse. Para hindi lumala ang problema, pinaplan siya ngayon ang isang scholarship program para sa nursing students na popondohan ng mga bansang nagnanais kumuha sa kanila. Bahagi rin ng programa ang 2 taong internship dito sa Pilipinas. Yung suporta po ay magko-cover ng annual tuition fees, yung kanilang allowances. Mag-benefit tayo dahil may study to supply tayo ng mga nursing graduates for the 2 years that they're doing the internship here in the country before they get deployed. Ayon sa Department of Migrant Workers, nauna nang nagpahayag ng interes sa programa ang mga bansang Canada, Singapore, Japan, Germany, UAE at Austria na pursigido ngayong kumuha ng 1,000 Pinoy nurses. We are thinking of making it part of the bilateral labor agreement, but we are not imposing any amount. Okay. So it will be parang semi-voluntary. Ang daming interesado na iba't ibang bansa. And we hope to be able to launch it with Chet before the month ends. Isang delegasyon naman mula Saudi ang inaasahan ngayong buwan para talakayin ang special hiring program para sa pangangailangan ng KSA na 1,000,000 skilled Filipino workers. Kabilang sa prioridad ay construction, hotel, restaurant at IT workers. We will streamline the process kasi isa yun sa mga complaints ng Saudi government, yung Saudi employers. Although we have cut down the number of days, gusto nila mas mabilisan pa. Isang kasunduan naman ang pinirmahan ni Migrant Worker Secretary Ople at Housing Secretary Jerry Acusar para isali ang mga OFW sa mga benepisyaryo ng housing program ng gobyerno na pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH. Kung nagtayo kayo ng building, 2 taong puti natin, 1 taong kalahat hanggang 2 taon. Kaya makikita po natin after 2 years, 1.5 years, mag-a-award na po kami ng pabahay. Humingi po ako sa kanila ng isang agreement na kung pwede po i-relax ang documentation. At pinakamaganda po ito, walang down payment. Bago ito, pumirma rin ang DMW ng kasunduan sa Department of Trade and Industry para tulungang magkanegosyo ang mga OFW at kanilang mga pamilya. Sa ganda ng mga alok na trabaho, dumarami ang mga Pilipinong nangangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa. Kaya kailangan nilang makarinig ng malinaw at konkretong plano para sa reintegration para makumbinsi sila na bumalik ng Pilipinas. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Inaprubahan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagpapatupad ng food stamp program. Sinabi ni BSWD Secretary Rex Gatchalian sa press briefing sa Malacanang na may ilalaang 3 milyong dolyar na pondo para matulungan ang mahihirap na pamilyang target ng proyekto. Magiging sakop din ng food stamp program ang mga buntis at nagpapagatas na ina bilang hakbang para masolusyonan ang problema sa stunting o yung pagkabansot ng ating mga kabataan. Planong ipatupad ng BSWD ang pilot run ng food stamp program sa Hulyo. Ang marching order ng Pangulo, dapat malabanan natin ang stunting at ang kagutuman. From the pilot, we will see the nuances. What needs to be improved, what needs to be enhanced, what needs to be discontinued. It'll run for 6 months. We are doing the pilot so that we don't end up with wasteful spending. Gretchen, may bago ng kampiyon sa NBA. Yes, Ate B, nasungkit ng Denver Nuggets ang kanilang kauna-unahang NBA title. Tinalo nilang Miami Heat sa Game 5 ng Best of 7 Finals sa score na 94-89. Nagpapatrol North America News Bureau Chief TJ Manoto. Kontrolado ng Miami Heat ang laro sa first half at lumamang pa sa halftime.
Pero nakahabol ang Denver Nuggets sa third quarter. Nakuha na lang lamang sa fourth quarter at hindi na ito binitawan. Finals MVP si Nikola Jokic na nag-average ng mahigit 30 points kada laro sa finals. Ito ang countdown na ang NBA championship ng Nuggets mula nang sumali sila sa liga noong 1976. It's a good feeling when you know that you did something that nobody believes and just it was just us. It's just the organization of Denver Nuggets believing in us. Every player believe in each other. And I think that's the most important thing. Ipinagmamalaki naman ni Heat Coach Eric Spoelstra ang nagawa ng kanyang team. Buong season, wala aniyang nagakala na aabot sa finals ang Miami. The way this team handled setbacks and adversity, to develop a collective grit and perseverance. But sometimes, that's true in sport and also in life, that you don't always get what you want. But there's no regrets from our side. Hinahanda na ng City of Denver ang kanilang championship parade sa Huwebes. Si Spoelstra naman, sandaling pahinga lamang bago bumalik sa court bilang assistant coach ng Team USA. Nasa sabak sa FIBA Basketball World Cup na gaganapin sa Pilipinas sa darating na Agosto. TJ Manotok, ABS-CBN News. Abiso po sa mga motorista, asahan na po ang mabigat na daloy ng trapiko sa may bahagi ng Lagusnilan Underpass. Tuluyan na kasing sinara ang underpass para po bigyan daan ang rehabilitasyon. Live mula sa Maynila, sa patrol, si Jeffrey Hernay. So Jeffrey, dati isang bahagi lang ata, isang lane ang nakasara. Eh bakit ngayon, tuluyan ang sasara yung buong Lagusnilan Underpass? Henry, ayon sa Manila Engineering Department, sakop kasi nitong Lagusnilan yung basin o yung pinupuntahan ng tubig-tubing umuulan sa ilalim iyan ng kalsada, Henry. Kaya kailangan daw na isara na itong buong Lagusnilan. Sabi nila, mas mapapadali daw itong pagtatapos ng proyekto, Henry. Pero ang kapalit niyan, ito, matinding pagsisikip sa daloy ng traffic. Binulaga ng matinding traffic ang jeepney driver na si Rico matapos isara ang buong Lagusnilan underpass. Dapat to, kabiyak lang muna, sinara nila, huwag yung kabuuan. Sinara nila yung kabuuan, napaka-traffic sobra. Kung dati, pinadadaanan pa ang isang linya ng Lagusnilan underpass mula nang simulan ang rehabilitasyon noong Mayo, tuluyan na itong isinara sa lahat ng uri ng sasakyan ngayong araw. Kaya ang traffic umabot hanggang Raon, Quiapo, maging sa Santa Cruz at Binondo. Ayon sa Manila Engineering Department, kinailangang isara ang buong Lagusnilan bunsod ng pagkasaayos ng daluyan ng tubig sa ilalim ng kalsada. Mayroon kasing basin sa gitna, inipunan ng tubig para ipapump sa taas. Hindi namin magawa yung basin kasi buo siya, yung pinakailalim. Buong width ng Lagusnilan dyan . So kailangan namin siyang bakbakin. Matanggal namin lahat ng silt sa ilalim. Pasensya muna dun sa mga na-istorbo sa traffic. Konting panahon lang naman yan. Target na matapos ang rehabilitasyon ng Lagusnilan sa loob ng 5 buwan. Naglabas naman ng alternatibong ruta ang Manila Traffic and Parking Bureau. Mula sa bahagi ng Lagusnilan, kumanan sa Padre Burgos Avenue, kumanan sa Round Table, tumawid sa Padre Burgos Avenue patungo sa Maria Orosa Street, kumaliwa sa Calo Avenue, kanan sa Taft Avenue patungo sa destinasyon. Samantala, nagpatupad na rin ng partial road closure sa northbound section ng CM Recto. Ito ay para bigyang daan ang repair at reblocking ng kalsada na tatagal hanggang August 23. Apektado sa proyekto ang northbound lanes sa pagitan ng Juan Luna at El Cano Street. Henry, kanina ay bahagyang umulan din dito sa Maynila kaya mas bumagal pa ang daloy ng traffic dito sa bahaging ito ng Maynila. Sa ngayon ay umaabot na daw yung dulo ng traffic ayon sa mga otoridad dito sa may bahagi ng Jones Bridge. Kaya pinapayuhan po ang mga motorista na planuhin po ng maaga ang inyong biyahe dahil inaasahan na ganito pa rin ang sitwasyon bukas hanggang sa matapos itong rehabilitasyon ng Lagusnilan. Henry. Maraming salamat, Jeffrey Hernaez.
Naniniwala po ang pamunuan ng Philippine National Railways na magagamit na ang isang bahagi ng North-South Commuter Railway Project sa 2026. Binisita ni PNR Chairman Michael Macapagal ang Balagtas Station sa Bulacan kaninang umaga. Isa ito sa walong istasyon mula Malolos pa Valenzuela na mauunang matapos. Nasa 20 minuto hanggang halos isang oras ang matitipid sa biyahe kung gagamit nito. Makokonekta sa proyekto ang Clark, Pampanga, Malolos, Bulacan, Tutuban sa Maynila at Calamba, Laguna. Magkakaroon ng 35 istasyon ng tren ang NSCR. Kakayanin itong magsakay ng 800,000 pasahero araw-araw sa 50 train sets at 8 bagon kada set. Inaasahan na matatapos ang buong 147-kilometer railway project sa 2028. Nag-umpisa na ang paggamit ng imported na liquefied natural gas o LNG sa malaking planta ng San Miguel Corporation sa Luzon. Kaya sumugod ang ilang grupo sa tanggapan ng SMC Ortigas sa araw ng annual stockholders meeting para iprotesta ang paggamit ng LNG. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Itinaon ng grupong Wag Gas sa annual stockholders meeting ng San Miguel Corporation ang kanilang kilos protesta sa harap mismo ng main headquarters ng kumpanya. Ang issue nila, ang pag-angkat ng SMC ng liquefied natural gas o LNG para mapaandar ang Ilihan Power Plant sa Batangas at paggamit na iba pang fossil fuels. Paubos na kasi ang supply ng Malampayan Natural Gas Facility sa Palawan. Marami ng studies na nagsabi na if we transition from coal directly to renewable energy, mas nakakatipid po siya, mas economically feasible po siya, at mas practical po siya, especially with the climate imperatives ngayon. Pero bukod sa isyu ng pulusyon at pinsala sa kalikasan, dagdag pahirap umano ang paggamit ng LNG sa mga consumers dahil tataas ang singil sa kuryente. Huwag na nilang tingnan yung kalikasan kung ayaw nila. Huwag nilang tingnan yung epekto sa kalusugan. Magmamahal ang presyo ng kuryente. Mula sa 7 pesos na generation rate na ngayon naglalaro dito sa Meralco Franchise area, pag natuloy itong mga fossil gas projects, mula kay San Miguel Corporation, magtataas ng 2 piso hanggang 3 piso yung presyo ng generation charge sa ating kuryente. Magnegosyo sila na hindi yung harmful sa ating kalikasan at hindi makasisira sa dignidad ng ating mga mamamayan. Sa halip na fossil fuel o liquefied natural gas, renewable na. Wala pang pahayag ang San Miguel sa issue. Pero bakit nga ba natin kailangan ng LNG? At higit sa lahat, totoo bang tataas ang singil sa kuryente kapag umarangkada na ang paggamit ng imported na natural gas ng sangkaterbang planta ng kuryente sa Luzon? Paliwanag ng DOE, walang kawala ang bansa sa LNG dahil natural gas ang panggatong ng mga plantang nagpuproduce ng 3,200 megawatts ng kuryente sa Luzon. Dahil malapit ng masimot ang Malampaya supply, kailangang mag-angkat ng liquefied natural gas para hindi magkulang ang supply ng kuryente. Wala po tayong nahanap for the meantime at na-develop, wala po tayong nagpuproduce na gas field, indigenous gas field na pwedeng pumuno doon sa nawawalang gas para Malampaya at kailangan natin mag-import ng LNG. Hindi direktang masagot ng DOE kung tataas nga ba ang singil sa kuryente dahil sa presyuhan ng imported LNG. Talaga naman pong volatile yan. But in the end, may mekanismo po ang ating power industry for any of these technologies to be competitive. Hindi po yan sigurado na masasabi natin mas mura o mas mahal. Depende po sa market forces kung nagkataon po na medyo maganda ang supply ng LNG, posible pong bumaba talaga yan. Bukod sa 3,200 megawatts ng kuryente gamit ang natural gas, target ng gobyernong dagdagan pa ito ng 3,500 megawatts hanggang sa taong 2027. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Kabayan, alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon mula kay
ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, kaninang umaga napakainit. Ngayong hapon naman ay umulan sa Metro Manila. Meron pa bang habagat? Lumalakas ba ang habagat? At patuloy pa rin ba ang mga pag-ulan? Yes, kabayan, paminsan-minsang bugso ng hangin ang naramdaman dito po sa Metro Manila. Pero sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon, talagang naramdaman ang maulang panahon dala po ng habagat. Hinihila ito ng frontal system kung saan nagtatagpo ang mainit at malamig na hangin. Samantala, may binabantayan namang kumpul ng kaulapan sa silangan ng Mindanao. Pero kung mabubuo bilang low pressure area ito, ito ay mahina lamang at hindi magpapaulan. Bukas sa galaw naman po ang frontal system, pahilagang silangan. At sa araw naman ng Webes ay posibleng malusaw na itong binabantayang LPA o babantayang LPA at mawawala na rin itong frontal system. Kaya hihina po at aatras muna sa gitna ng West Philippine Sea itong hanging habagat. May aasahan pong pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa bukas base sa rainfall forecast ng The Weather Company. Sa Mindanao sa tanghali may mahinang ulan sa ilang bahagi ng Davao Region at maging sa may Maguindanao provinces. Sa hapon, mas malaking bahagi ng Mindanao ang makakaranas ng mga pag-ulan at pagsapit ng gabi malalakas ang buhos sa may Surigao del Sur, Agusan del Sur, Bukidnon at Lanao del Sur. Sa bahagi naman ng Visayas, may ulan po bandang tanghali sa Eastern Visayas at maging sa Negros Island. Magpapatuloy ang mga pag-ulang ito hanggang hapon at meron na ring pag-ulan sa Cebu at maging sa Guimaras at Iloilo. Sa gabi, malaking bahagi pa ng Central at Western Visayas ang makakaranas ng mga pag-ulan. Sa Palawan naman, maaraw po hanggang tanghali pero bandang hapon may aasang pag-ulan sa halos buong probinsya na mawawala rin bago pa sumapit ang gabi. Sa Luzon naman, buong araw pang may mga pag-ulang dala ng habagat dito po sa may bahagi ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Provinces, Abra, Apayao at La Union. Kapamilya, may banta pa rin po ng mga pagbaha at paghuhunang lupa sa mga lugar na ito, kaya mag-ingat pa. Sa gabi naman, uulan din sa bahagi ng Sorsogon at Masbate. Sa Legazpi City naman, na malapit sa Nag-aalborotong Mayon Volcano bukas, maulap po pero sisilip-silip naman ang araw. Sa araw ng Webes at Biyernes may aasang mga pag-ulan dulot ng thunderstorms sa hapon o gabi. At ito po sa Metro Manila, magiging maaraw at mainit maghapon bukas at mababa ang tsansa ng pag-ulan hanggang sa gabi. Yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya! Isa pang yulo ang gumagawa na rin ng sariling pangalan sa mundo ng gymnastics. Siya ang 15 anyos na si Eldrew, ang kapatid ng world champion at Pinoy gymnast na si Carlos Yulo. Nasungkit ni Eldrew ang kanyang kauna-unahang podium finish sa isang major international tournament sa Singapore. Nagtapos sa 2nd pwesto si Eldrew sa vault event ng 2023 Asian Artistic Gymnastics Championships Men's Junior Division. Dikit ang average score ni Eldrew sa gold medalist na si Wang Cheng-Cheng. Ngunit mas mataas lang ng unang score ang Chinese gymnast sa kanyang unang vault kaya siya ang hinirang na panalo. Lumaban din sa floor exercise final si Eldrew at nagtapos siya sa 7th pwesto. Tumugma umano ang DNA ng 4 na akusado sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo sa mga specimen at blood sample na nakuha sa crime scene at sasakyan ng mga suspect. Naging emosyonal naman ang pagharap ng mga akusado at mga pamilya ng mga biktima sa Department of Justice kanina. Nagpapatrol, Mike Navalio. Sa muling pagharap ng mga akusado sa investigasyon sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo sa DOJ, hindi napigilan ang pagbuhos ng emosyon ng mga kaanak ng mga napatay. Yung asawa ko na baril, kung hindi ako nadapa na asawa ko, pati ako kasama doon. Paano ang buhay namin? Sobrang hirap. 5 yung anak namin, tapos yung asawa ko yan ang naghahanap ng pagkain namin. Kuya ko po yung breadwinner sa amin. And sobrang sakit po at hanggang ngayon hindi pa matanggap ng mama at papa ko. At gustong-gusto namin mabigyan ng hustisya yung kuya ko. Sakit talaga kasi noong August 24, matayan ako ng bata. Yan ang pinuntahan namin doon kay Gob para tulungan niya ako. Pero namatay din ang kawa ko. Kaya ngayon ang aming kailangan justice. Maging ang may bahay ni Governor de Gamo na si Mayor Janice, kinailangang lumabas muna ng pagdinig ang ikinasasama ng loob niya.
ang pagbaliktad ng mga akusado na titestigo sana sa kaso. Ina-assure pa nila na you will get the justice that you deserve. Tapos bigla ngayon, yung kanilang change of statement, I think, made us more emotional siguro. Kanina, panunumpaan sana ng 10 akusado ang kanilang pagbawi sa mga naunang salaysay na umaamin sa kanilang partisipasyon sa pagpatay kay Degamo. Pero hindi ito natuloy. Wala ang kanilang private lawyers at tanging mga abogado ng public attorney's office ang kumatawan sa kanila. Hiniling nila na makapaghain ng counter-affidavit sa Hunyo 27. Sa kabila ng pagbaliktad ng 10 akusado na natiling kampante si Justice Secretary Boying Remulla at ang abogado ng Madigamo na malakas pa rin ang kaso laban sa itinuturong mastermind na si suspendidong Representative Arnolfo Teves Jr. They will be treated as hostile witnesses later with their affidavits being part of the presentation of evidence of the prosecution later on. So ano lang yan? May sirbi pa rin yan eh. Ayon pa sa abogado ng Madegamo, isinumite kanina ng National Bureau of Investigation ang resulta ng DNA analysis sa mga specimen na narecover sa crime scene at sa sasakyan na ginamit ng mga akusado. DNA examination results point to the positive identification of Osmundo Rivero, si Gonyon Jr., at saka si Isturiz. It's four actually. I missed out Antipolo. DNA analysis result is one of the highest form of evidence. It is admissible in court and it is difficult to refute. Bukod sa DNA, maaari umanong makilala ang mga akusado sa pamamagitan ng CCTV at testimonya ng iba pang nakakita sa pananambang. Wala si Teves sa preliminary investigation kanina at wala rin ang kanyang abogado. Kapag hindi umano nagpakita si Teves sa June 27, maaaring tuluyan na siyang sasampahan ng kaso sa korte ayon kay Remulla. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Ferdinand Tupaso, abogado ni Teves, na wala silang natatanggap na subpoena para humarap sa preliminary investigation sa DOJ. Dagdag pa ni Tupaso, nauna na nilang pinuna ang pagkuha ng dugo sa mga akusado na labag umano sa kanilang kalooban. Nasa mga abogado na umano ng mga akusado kung ano ang nararapat na gagawin. Mike Navalio, ABS-CBN News. Naghain ng motion for reconsideration si dating Senador Laila De Lima sa kanyang petisyon na pansamantalang kalayaan. Ayon kay De Lima, nagkamali ang korte sa paggamit ng probable cause bilang basehan sa pagbasura ng kanyang bail petition, imbis na katigan kung malakas ang ebidensya ng pagkakasala. Nagkamali rin umano ang korte sa hindi pag-aproba ng petisyon base sa humanitarian grounds. Samantala, naghain ng motion to inhibit ang mga kapwa-akusado ni De Lima sa hukom na nagbasura ng kanilang bail petition. Nalaman ng kampo ni na Jonel Sanchez at Ronnie Dayan na hindi idineklara ni Muntinlupa RTC Branch 256 Judge Romeo Buenaventura na kapatid niya si Attorney Emmanuel Buenaventura na siyang abogado na tumulong umano noon kay Dayan na gumawa ng affidavit para pilit idawit si De Lima sa illegal drug trade ito sa Bilibid noong 2016. Kalaunan ay binawi rin ni Dayan ang kanyang mga pahayag. Para kina Sanchez at Dayan, malinaw itong conflict of interest, gross negligence at gross misconduct na nagdulot ng pagdududa sa kanyang papel ni Buenaventura bilang hukom. Pinawalang sala po naman ang Sandigan Bayan si dating Caloocan City Mayor Enrico Echeverri at iba pang dating opisyal ng lungsod mula sa kaso ng pagbili ng life insurance para sa mga barangay official at tanod. Dumalo sa promulgasyon si Echeverri sa pamamagitan ng video conference dahil kasalukuyan itong nakakonfine sa Makati Medical Center. Kinasuhan ng ombudsman si Echeverri noong 2018 dahil sa pagbili ng life insurance na hindi dumaan sa public bidding. Nakapaloob ito sa 14 million pesos budget para sa annual investment plan at maintenance of peace and order program ng Caloocan.
depensa nila Echeverry, dumaan sa legal na proseso ang pagkuha ng life insurance dahil sa desisyon ng Sandigan Bayan, inalis na ang hold departure order sa mga akusado. 26 na empleyado ng Bureau of Internal Revenue, BIR, ang tinanggal sa trabaho at 2 ang nasuspindi mula noong isang taon. Ayon sa BIR, dahil ito sa iba't ibang reklamo at paglabag sa mandato ng tanggapan. Ilan sa mga reklamo laban sa mga empleyado ay grave misconduct, serious dishonesty, hindi autorisado ang mga pagliban sa kanilang tanggapan, falsification of documents at gross neglect of duty. Giniit ng BIR na patuloy silang mag-iimbestiga sa mga kawani at inayak din na mapapanagot ang mga ito kapag napatunayan ang kanilang mga paglabag. Samantala munang nagsilbing tahanan ng mga taga-Kamalig Albay ang mga evacuation center habang patuloy na nag-aalburuto ang bulkang Mayon. Naroon naman ang ABS-CBN Foundation para magbigay ng tulong sa mga nagsilikas. Hirap man sa evacuation center ang pamilya ni Gretchen, pinipilit pa rin nilang mamuhay ng normal kasama ang 4 na anak. 4 na araw na silang natutulog doon mula nang lumikas para makaiwas sa nag-aalburutong bulkang Mayon. Mahirap, pero okay lang kasi kung di lang nag-abugaso bukid, di mga sumimaan lang. Nasa Kamalig Bungkaras Evacuation Center o CBEC naman ang pamilya ni Anselma. Laking pasalamat niya na kahit papaano'y may modular tent silang nasisilungan ngayon. Pero siyempre po, ang mga bata, mainit, pero tiyaga lang po kasi siyempre sa Mayon Volcano. Kaya po kami lumikas para sa ipang lahat na pamilya namin. Para matugunan ang pangangailangan ng evacuees, lalo na sa kanilang pagkain, dinalhan sila ng relief packs ng ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya. Nasa 160 pamilya ang nabigyan ng relief packs sa Taladong Elementary School Evacuation Center at 320 pamilya naman sa CBEC. Salamat po sa mga nag-donate, lalo na po sa ABS-CBN sa Gipka Pamilya na malaking bagay po sa amin to. At least nag-uumpisa pa lang ng namin dito kahit medyo mainit, sakripisyo, talagang kahit medyo kulang pa rin yung ibang facility, nagagawa naman ang paraan. Sana madagdagan yung ibang facilities, lalong-lalo na po sa basura. Kailangan po namin talaga ang tubig, tsaka bowl, lutuan ng mga para po hindi po masyadong magkaroon ng sakit. Patuloy na nakabantay ang ABS-CBN Foundation sa sitwasyon sa Albay para agad na makapaghatid ng tulong sa mga apektadong kababayan. Sinampahan na ng reklamong kriminal sa ombudsman ang 50 pulis na sangkot umano sa kontrobersyal na pagkakasabat sa 900 at 90 kilo ng shabu sa Maynila noong Oktubre 2022. Ayon kay DILG Secretary Benjamin Abalos, kabilang sa mga isinampang reklamo ang paglabag sa Republic Act 3019 at Anti-Graft and Corrupt Practices Act at paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bukod po sa reklamong kriminal, itinutuloy din ng NAPOLCOM ang administrative proceedings laban sa mga pulis. Kasama sa mga sinampahan ng reklamo ang 12 commissioned officers, 2 sa kanila ay una nang nagsumite ng courtesy resignation. Of these 50 respondents, 48 appeared on the CCTV video and an additional 2 officers have been charged on the basis of conspiracy with the 48. Inalungsyo naman po ng Department of Health na naipamahagi na ang higit sa 12 billion pesos na COVID-19 health emergency allowances para sa mga medical workers. Paliwanag po ni Health Secretary Ted Nervosa, sakaling may health workers na hindi pa nababayaran, maaaring ito'y dahil sa technical issues sa mga hospital administration at directors. At karamihan-anyan nito ay mula sa pribadong mga ospital.
lahat umano ng health workers sa government hospital ay nakatanggap na ng COVID-19 health emergency allowances. Tiniyak po naman ni Herbosa na patuloy na sisiyasatin ng mga reklamo kaugnay sa hindi pa nababayarang mga allowances. Ngayon po ang unang araw ng public viewing para sa yumaong si dating Senador Rodolfo Capong Biazon. Ito'y sa gitna ng paglulugsa ng pamilya Biazon. Lumabas ang mga kwento naglalarawan sa kanyang buhay at pagkatao. Live mula sa Heritage Park sa Taguig City, nagpapatrol si Sherry Ann Torres. Sherry Ann, ano-ano yung mga kwento na naibahagi dyan na higit na nagpakilala kay Capong Biazon sa publiko? Kabayan, si dating Senador Pong Biazon, unang nakilala talaga bilang isang sundalo na nanguna nga doon sa paglaban sa mga kudeta na nangyari sa ilalim ng Cory administration. Gayun din doon sa mga serye ng gera laban sa ilang grupo ng mga rebelde. No? Pero sa kanyang pamilya, sa mga malalapit sa kanya, gaya ng kanyang mga tauhan, yung isang General Biazon na kilalang matikas at kinatatakutan ng kalaban ng gobyerno sa kanila, isa itong mabait na mas kilala sa tawag na Papa, Lolo Ling at Tatang. Unang araw pa lang ng public viewing para kay yumaong dating Senador Rodolfo Biazon, pero halos walang patid ang pagdating ng mga bulaklak ng pakikiramay sa kanyang pamilya. Kabilang sa mga una nagpadala ng bulaklak, sina dating Pangulong Duterte at dating Vice President Leni Robredo. Sina AFP Chief General Andres Centino, Army Chief Lieutenant General Romeo Browner Jr. at retired Marine Colonel Ariel Carubin na naging tauhan ni Biazon ang mga unang sumilip sa kanyang burol. Nakiramay din sina dating Senate President Vicente Soto III at Senador Cynthia Villar. Hindi ko na siya inabot, si Manny ang kasama niya. Oh, I'm here in behalf of Manny and of course si Rafi, kasabay ko sa Congress. He was an extraordinary legislator and definitely an excellent soldier. Yung fighting spirit niya, hindi lang sa pagiging sundalo, gamit niya sa legislation. Ang byuda ni Biazon na si Monchi, nagpasalamat sa lahat ng nakiramay. Papa at Mama ang tawagad na mag-asawang Biazon. Ayon kay Ginang Biazon, hindi man kasing lambing ng iba ang kanyang kabiyak, lagi naman itong nakatutok sa kanilang pamilya. Anya, hindi niya malilimutan ang asawa, lalo't 62 taon silang nagkasama. I really miss him. He's no longer in the den, in his sofa. Then I never hear the TV anymore. The plan was, as soon as he gets better, stronger, we might travel again. That was our plan. Ang apo nilang si Mikey Biazon, inilarawan ang kanyang Lolo Ling o Lolo Darling bilang simple, mapagbiro at mapagkumbaba. I promise din po kasi ako sa lolo ko, kay Lolo Ling, na yun nga po, pag nawala na po siya, alagaan ko po talaga si Mama sa bahay. Kasi yung bonding nilang dalawa po is very, ano rin po eh, very strong din po. So ngayon na wala na po si Lolo Ling, kailangan siyempre, samahan ko siya. Nakatapos sa kolehiyo si Biazon bilang working student bago pumasok sa PMA. Naging sundalo, nagretiro bilang AFP Chief of Staff at tinapos ang serbisyo publiko bilang isang mambabatas. Pero sa kabila ng mga naabot niyang pwesto, ang bilin ni Biazon sa kanya mga anak at apo, "Just have a vision," sabi niya. Wala, yung ambition is more on personal, yung sarili mo lang nahangad. Yung vision is something na parang ideal scenario na gusto mong maabot. So sa kanya, sabi niya, pagka masyado ka naging prisoner ng ambition, darating yung point na at all cost, you will try to get that thing you want to have. And sometimes, sabi niya, you're not already doing something that you should not be doing. Hanggang alas 10 ng gabi sa June 18, tatagal ang public viewing para kay Biazon sa Heritage Park. Sa June 19, dadalhin ang kanyang labi sa Senado para sa necrological rites bago ito ililipat sa Philippine Marine Headquarters sa Fort Bonifacio. Sa Martes, bibigyan ng full military honor si Biazon bago siya ihahatid sa kanyang huling hantungan sa libingan ng mga bayani.
Kabayan, kanina dumating dito yung mga lokal na opisyal ng Muntinlupa City at iginawad nga yung kopya ng resolusyon ng syudad na nagbibigay pagkilala at pasasalamat dito kay dating Senador Biazon na naging kongresista rin ng syudad na ito. Samantala, ngayong oras ay ongoing pa yung misa dito, kabayan, para nga dito sa yumaong dating senador. At ito, kada alas 7 ng gabi, mangyayari ang misa na ito hanggang sa Linggo. Kabayan? Maraming salamat, Sherian Torres. Kasado na ang all-out concert ni Sherian Regis bilang selebrasyon sa kanyang 20th anniversary sa entertainment industry. Samantala, ready nang magpasaya sa mga kababayan sa London ang bida ng The Iron Heart na si Richard Gutierrez. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan. Dumating na sa London ang kapamilya star na si Richard Gutierrez para magpasaya ng mga kababayan sa Kapamilya Kalayaan Caravan. Bago nito, sunod-sunod ang biyahe abroad ng bida ng high-rating teleserye na The Iron Heart. Matatanda ang kamakailan ay nag-shoot sa Italia si Richard kasama ang iba pang cast ng serye para sa ilang mga aksyong eksena ng The Iron Heart. Pagkatapos ng shoot sa Italy, diretso siya sa Dubai para sa unang bahagi ng Kapamilya Kalayaan Caravan. Kahit naman pagod sa biyahe, excited si Richard sa pagbabalik sa London kasama ang kanyang asawang si Sarah Labati. We love going to London, so we're very excited every time we're here. And we can't wait to see all our kababayans here in the UK. We were here a few months ago for a different event. This time around, we're going to meet more of our Filipino community. It's going to be a TFC event for Independence Day. Sa June 17 ang Kapamilya Kalayaan Caravan, nagaganapin sa labas ng UK Capital. Magkita-kita po tayo in a few days sa North Yorkshire po, Independence Day for TFC. Samantala, kasado na ang all-out concert ni Sherian Regis. Bukod sa Pinas, bahagi ang US at Canada ng kanyang concert tour. Ito yung concert na kumbaga ibibigay ko buo. That's why it's called All Out. At ang pakiramdam ko ay sobrang happy ako. At least buhay pa ako at kumakanta pa rin. Proudly in love din si Sherian sa kanyang partner na si Mel, na producer ng kanyang All Out concert. Ngayong Pride Month, inihayag ni Sherian ang suporta sa LGBTQIA+ community. Sumusuporta talaga ako sa mga programs ng LGBT Pride Month ngayon. Siyempre, sinusuportahan din nila ako. Ngayon, dito ko may express more on being part of the LGBTQIA+. Mapapanood ang Sherian Regis All Out Anniversary Concert sa July 8 sa Music Museum at lilipad din agad si Sherian para sa kanyang concert tour sa Canada at US hanggang Agosto. Gusto ko na! Ganiel Krishnan, ABS-CBN News. Arestado ang dalawang suspect sa Malabon City matapos mang-scam ng isang lola. Umabot sa 1,000,000 piso ang natangay ng mga suspect sa biktima mula sa pagkukumpuni ng umano'y sira niyang tangke ng LPG. Nagpapatrol, Rafi Santos. Sa kulungan ng bagsak ng dalawang ito matapos silang arestuhin ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Malabon City. Ayon sa ACG, bahagi ang dalawa na isang scam kung saan na biktima ang isang senior citizen na mahigit 1.7 million pesos. Kwento ng biktima, taong 2018 nang pumunta ang dalawa sa kanilang bahay para ayusin umano ang regulator ng kanilang LPG. Nainganya ako, pinatuloy ko sila, tapos pinacheck. Chinek nila yung ano namin, yung gasol, yung LPG, yung tinignan nila yung tank. May tinanggal sila eh. Biglang nag-explode yung apoy. Siningil umano siya na 5,000 piso ng mga ito para sa lifetime warranty, pero mula noon ay pabalik-balik ang mga ito dahil sa patuloy umanong sira ng LPG sa kanilang bahay. Ayun na naman, umapoy na naman. Sabi, ay kailangan yung palitan po, eto po ganoon, tapos kailangan yung regulator. May regulator naman yan, nakako. Kailangan po nating palitan yung regulator. Ayun, dumagdag na naman ang babayaran ko. Umabot umano sa 1.7 million pesos ang naibayad ng senior citizen sa mga suspect sa ilang taong panloloko. Nitong taon, tinawagan umano siya ng isang lalaki na nangakong ibabalik ang kanyang binayad pero may sinisingil ulit sa kanya para sa refund. Dito na siya nagreklamo sa pulis at nahuli ang dalawa habang kinukuha sa money remittance ang pera.
isang red flag na dapat nating tandaan once they start asking for money immediately. Lalo na yan, pag sunod-sunod na, dapat nakahalata ka na. This case, si Lola kasi is 77 years old, medyo may katandaan na. So, mas susceptible ang mga matatanda sa mga vulnerabilities, sa mga scammers. Naharap sa kasong estafa at aiding and abetting ang dalawang sospek na tumangging magbigay ng pahayag sa harap ng kamera. Nagsasagawa ng follow-up operation ng PNP-ACG para sa ikadarakip ng iba pang kasabwat. Babala ng PNP, huwag agad maniwala sa mga alok sa text, tawag o social media at agad isumbong sa pulis ang mga kadudadudang tao o grupo. Rafi Santos, ABS-CBN News. Naghain ang petisyon sa tanggapan ng Bureau of Immigration ng komedyante at TV host na si Pocwang para ipadeport ang dating partner na si Lee O'Brien. Emotional si Pocwang habang ikinukwento kung bakit niya kailangan gawin ito. Nagpapatrol, MJ Felipe. Dumiretso sa Bureau of Immigration kanina umaga ang TV host at komedyana na si Pocwang para personal na ihain ng reklamo at petisyon na ipadeport ang dati niyang partner at American actor na si Lee O'Brien. Pinapakansila rin nito ang kanyang visa. Kasama ni Pocwang ang kanyang abogado sa pagpa-file ng petisyon. Nag-file tayo ngayon ng complaint natin laban kay Lee O'Brien at balak natin siyang ipadeport sa lalong madaling panahon. Ayon kay Pocwang, sa loob ng 5 buwan ay wala siyang narinig mula kay O'Brien at hindi rin naman niya pinipigilan ito na makita ang kanilang anak na si Malia. Alam naman niya may karapatan siya po, visitation rights, alam niya meron siya noon, pero hindi niya ginagamit eh. Yeah, hindi ko naman ipagdadamot sa kanya yung anak niya. Ako, halos din ako natutulog katrabaho, nanay tatay ako sa anak namin, hindi ba? So, mentally, sobra yung mga, may mga ilang gabing di nakakatulog, alam mo yun, sa sobrang, hindi niya nagagawa yung obligasyon niya bilang ama. Sobrang masakit, hindi lang para sa akin, kundi para sa mga sa anak namin. Kaya nagdesisyon na siya na ituloy ang petisyon para ipadeport ng ex-partner. It's about time. Kailangan ko ng peace of mind. Kailangan ko ng kapayapaan sa Kailangan natin mabigyan ng leksyon yung mga taong nag-aabuso sa batas natin at sa karapatan ng bawat babae, ng bawat nanay. So, yun. This is it. Unang nagkakilala at nagkaibigan sina Pocwang at O'Brien noong 2014 nang magsama sa isang pelikula. Nagbunga ang kanilang pag-iibigan ng anak noong 2018. Pero matapos ang 4 na taon, naghiwalay din ang dalawa. Kung alam niyo yung karapatan ninyo, ipaglaban niyo. Kasi ang hirap ng patatagpamamihasa, di ba? Huwag kayong matakot, di ba? Alam niyo, lalong-lalo na para sa mga anak, lalong-lalo na para sa mga bata. Nagpadala ang ABS-CBN News ng mensahe o imbitasyon para sa reaksyon o panayam kay O'Brien sa kanyang Instagram account. Pero wala pa siyang tugon sa mga oras na ito. MJ Felipe, ABS-CBN News. Hello, kabayan! Hello, Henry! We are back! Kami ni Ate B. Na-miss niyo ba kami? Alam mo, hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi ko napansin. Na-miss niyo kami. May kapalit kasi kayo. Hi, Zen. At yung kapalit namin, maganda. Yes. O, di ba? Mabait pa. Dapat nakita niyo yung frontal ni kapalit. Yes. May ganon. Hindi, at least nakakita daw si Henry ng bagong view. Ay, alam mo, bakit kung kami kaya magreklamo ni Bernadette, gusto namin ang bagong view. Ay, maganda. Okay. Oh, good. Approve! Maganda mo. Kailan? Sabi ni Kabayan, lumipat daw tayo kung gusto natin ng bagong view. Siya ba iiwan dito? Ako ang tinipat. Maghanap kayo sa labas. Mas maganda naman yung view, ha? Diba? Maganda naman yung view na nakikita. Diba? Guwapo kayong dalawa. Taga Fairview nga ito. Fairview? Yan po mga balita na binantayan namin para sa inyo. Ako po si Henry Umaga Diaz. Gusto mo pa ng bagong view? Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Uy, and also, happy anniversary kay Ate B. Oh!
Sa TV Patrol. Happy wedding anniversary kay Ate B. Nag-renew sila ng vows kahapon. Ayaw ng asawa ko ng ibang view eh. Nag-renew sila ng vows kahapon. Kinasal po sila Independence Day din. Bakit nag-renew? Nakalimutan? Alam niyo, kalimutan niya. Hindi, nakalimutan. Nag-renew. Ewan ko dito. O sige na po. Baka mag-expire daw eh. Nag-expire. Nasa na yung patikim? Ayan. Nandun ang pakain. Hindi ka kumain na. Ha? Sa may cake. Kumain kayo? Sa makeup room. Oo. Sige na daw. Batang Quiapo na. Baka hindi tayo marenew. May pancake doon. Okay, nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Maraming salamat po at magandang gabi, bayan.